Magandang gabi, Oriental Mindoro. Narito na mga pangunahing balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa buong isang linggo. At sa ulo ng ating mga balita, isang inmate sa OMPJ nakatakas. SSS LRP application dinagsa sa huling araw. At 6 na sentimong dagdag singil sa kuryente ipapataw ngayong Abril. At sa detalye ng ating mga balita, wagin ng clean-up package na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso ang Puerto Galera sa katatapos lamang na plunge to pledge ng isang juice drink sa bansa. Tinalo ng Puerto Galera ang 2 entries na La Union at ang pamosong Boracay ng Aklan. Sa inilabas na official and final tally, nakakuha ang Puerto Galera ng 10,959 na plunge pledges habang ang Boracay naman ay nakapagtala lamang ng 10,523 at ang La Union ay 2,253. Kabilang sa mga nakaisa at sumuporta sa nasabing kompetisyon sina Governor Alfonso Mali Jr., Penrod Chief Mary June Maipa, Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan at ilan pang lokal na opisyales. Ang 1 million worth of cleanup package ay tatanggapin ng Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Incorporated or MBCFI. Pasasalamat naman ay pinaabot ng MBCFI sa lahat ng mga sumuporta at nakiisa sa naturang kompetisyon. Layo ng plunge to pledge na panatilihing malinis at maayos na mapangasiwaan ang mga beaches sa bansa na patuloy na dinadayo ng mga turista. Sa ibang balita, matapos ang deadline ng filing ng income tax noong 17 ng Abril, positibo si BIR RDO No. 63 Revenue District Officer Esperanza Castro na tumaas ang kanilang collection ngayong taon. Sa kabila nito, marami pa rin ani ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Si Mel Francisco magbabalita. Positibo si RDO No. 63 District Officer Esperanza Castro na tumaas ang koleksyon ng kanilang tanggapan mula sa katatapos lamang na filing ng income tax return noong Lunes, April 17. Ayon sa opisyal, bagamat sa ngayon ay wala pa silang kompletong datos sa naging koleksyon dahil sa mahinang internet connection, inaasahan naman ani ang mas mataas ito kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Most of our collection are being paid through electronic filing and payment system. As of today, due to weak internet connection, hindi namin makuha yung lahat kung magkano na yung ating collection sa collection sa income tax. My assessment, comparing it to the previous years or last year, I presume na malaki ang increase. With the information dissemination, the tax campaign, the campaign we have done, the enforcement activities to make the people aware of about taxes or of their obligations, siguro naman tumatak na sa tao na kailangan nila na magbayad ng buwis. Pagbabalita ni RDO Castro, umabot sa 349,480,554 pesos and 37 centavos ang kanilang naging koleksyon mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Mas mataas ang mahigit 36 na milyon o 12% sa kanilang goal na 312,871,000 pesos. Kung ikukumpara naman sa kanilang koleksyon sa parehong panahon noong 2016 na umaabot sa 259,360,714 pesos and 45 centavos, mas mataas ito ng 35% o mahigit 90 milyon. Sa kabila nito, ayon sa opisyal, mas malaki pa ang dapat na kanilang makokolekta kung lahat ng taxpayers ay nagbabayad ng tamang buwis. Marami pa niya silang hinahabol upang mapagbayad ng tama. Meron pang mga taxpayers na hindi pa nagbabayad ng tama, and we will be doing enforcement activities just to show these taxpayers na kailangan nilang magbayad. Kahit hindi naman namin gawin ito muna ng mga enforcement activities na ito, merong mandated program sa BIR na makikita sila. Like yung sa relief. Yung relief, yung tinatawag na pag-submit ng summary list of sales and purchases wherein
kino-cross-check yung declaration ng taxpayer as against dun sa nakukuhang data sa data warehouse ng PIA. Kaugnay nito, panawagan niya sa mga mamamayan na tulungan ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis upang may pagpatuloy nito ang mga proyekto para sa taong bayan. Nananawagan na po ako sa inyo na tulungan niyo po ang ating gobyerno para makalikom ng sapat na buwis sa mga para sa daang-daang proyektong ipinapasagawa ng ating presidente ng present administration dahil kailangan po ng buwis. Matagal na panahon na hindi po natin natama yung ating pagbabayad, pero this time I am encouraging and I'm appealing to all the taxpayers here in Mindoro to pay the correct amount of tax. Pati po sa pagbubwis sa negosyo, pagbubwis sa pagpapalipat ng titulo, sana po yung tama na ang ilagay natin sa mga dokumento para naman po tayo ay makalikom ng sapat na buwis para sa ating bayan. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Binuksan ang kauna-unahang English for Kids para sa mga batang 4 to 14 years old sa Language Skills Institute na matatagpuan sa loob ng Kapitolyo. Dito, hindi lamang mga palaro at pagsulat ang matututunan ng mga bata sapagkat sa halagang 1,000 piso, makakamit rin nila or makakagamit rin sila ng computer na siya namang kakausap at magtuturo sa mga bata para sa tamang pagsasalita ng Ingles. Ang kwento ihahatid sa atin ni Jao Maronilla. Binuksan ng Lunes, 24 ng Abril, ang kauna-unahang English for Kids para sa mga kabataang 4 to 9 years old sa Language Skills Institute ng Pamahalang Panlalawigan ng Oriental Mindoro. Tampok dito ang mga samot-saring aktibidad na magpapasigla at magdadagdag kaalaman sa mga bata na makatutulong naman sa kanilang academic performance sa darating na pasukan ngayong Hunyo. Ayon kay Olive Palomaria ng Language Skills Institute, ito ang kauna-unahang English for Kids sa kanilang tanggapan. Actually, the demand came from parents, primarily of the employees of the provincial government. Because they know about our language skills training here in English, they were asking kung pwede rin ang mga bata sa language skills, which is especially English, not especially English. Agaw pansin naman para sa mga bata ang computer-based assistance program na handog ng DynEd. Isang software program mula sa ibang bansa na siya naman ang kumakausap sa mga bata sa lingwaheng Ingles para masanay at mahasa sila sa ganitong lingwahe. Bagamat nahirapan sa simula, masaya naman ang mga guro sa siglang taglay ng mga batang kanilang tinuturuan. Ayon naman kina Teacher Kay at Teacher Menchi, mas pinadali ang kanilang pagtuturo dahil sa computer. Okay, teacher po kasi ako sa Holy Infant for 3 years, and based on my own experiences, mas effective ako sa mga maliliit na kids. That's why mas madali sa akin na pasunurin sila kaysa dun sa mga higher level, yung mga intermediate. So dito sa experience ko sa English for Kids, babies pa sila. Most of them don't know how to use the pencil, how to color, but because of this program, nare-ready natin sila para sa kanilang next level, yung kindergarten. Madali nilang maintindihan, and kahit ganyan sila kabata, alam na nila yan. Kasi sa bahay nila, meron na silang computers, tapos aware na sila sa paggamit ng mouse, paggamit ng internet. So dito sa program natin na English for Kids, yung ating program na Let's Go, konti na lang yung ina-assist namin para gamitin yung ating software. So yun ay nakakatulong sa kanila, lalo na pagdating sa pronunciation, kasi narinig nila doon, they practice that, narinig nila yung mga boses nila para doon. Teaching those kids are very enjoying because I'm not just teaching them, but I learned to love them also because they are really cute and they are playful, and at the same time they are learning too. So I am practicing my profession at the same time. I am also building a good relationship with the kids. Sa halagang 1,000 piso, tiyak na mag-e-enjoy ang mga bata sa kanilang bakasyon. Maraming makikilalang kaibigan, mahahasa sa lingwaheng Ingles, at marami pang matututunang mga pang-akademikong bagay. Samantala, hindi naman mga kabataan lang ang nag-e-enjoy dito. Ayon sa ilang mga magulang, ito na rin ang pagkakataon para makapag-enjoy sila sa kanilang bakasyon sapagkat wala silang kailangang intindihin sa bahay.
Sa huli, ayon kay Palomaria, hindi naman masamang ituro na maaga ang ibang lengguwahe sa mga kabataan dahil dito magsisimula ang kanilang kaalaman at pagkasani sa naturang international language na siya namang magbubukas ng maraming oportunidad sa trabaho paglaki nila. Job opportunity. We have better job opportunity for those who have a good command of the English language. Okay, confidence, self-confidence. Children or younger people who can speak the language are seen to be more confident of themselves rather than those. Kasi pagkaharap mo, halimbawa, you're starting a job, tapos yung management is speaking English. Hindi ka masyadong confident tumarap sa management kahit na humingi ng raise. Ano, okay. But if you can speak the language, parang confident ka. Confident ka. Even management looks, let's admit it, looks at people who can speak the language differently. But that doesn't mean that we don't cater to the our own language. Dagdag pa niya, walang masama kung maging bihasa ang mga kabataan sa lingwaheng Ingles dahil hindi naman aniya dito nasusukat ang pagka-Pilipino ng tao. Basta't marunong kumilatis kung kailan ang tamang oras ng pagsasalita ng Tagalog sa tamang oras para sa Ingles. Wala naman aniya ang masama dito. Jao Marunilla, TVNet Newsline. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Dinagsa ang Social Security System or SSS sa huling araw ng filing ng Loan Restructuring Program or LRP. Ito ay isang programa para sa mga miyembrong hindi nakakabayad ng calamity at short-term loans na nakatira o nagtatrabaho sa mga calamity areas na idineklara ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Isang taon itong ipinatupad na nagsimula noong April 28, 2016 hanggang April 27, 2017. Ayon kay Kalapan SSS Branch Head Imelda Familaran, simula pa lamang noong Lunes ay dagsana ang mga SSS members na nais mag-apply sa LRP. Sa isang araw, mahigit sa 200 applications ng LRP ang kanilang natatanggap. Idagdag pa ang maraming iba pang transaksyon ng naturang tanggapan. Nakaranas rin ani ang kanilang system ng pagbagal sa dami ng applications. Napakarami po ng dagsa ng tao simula pa po ng last week. Kaya nga nagkaroon ng system slowdown. Actually, sa isang application, will take yung maximum na processing time is 30 minutes. So, nag-extend yung mga frontliners namin hanggang sa gabi para lang ma-accommodate at ma-process yung mga LRP applications. Si Leo Vigilda Delphine nagbiyahe pa mula sa Pinamalayan upang humabol sa huling araw ng LRP.
Aniya, nalaman lamang niya na may ganitong programa ang SSS mula sa balitang napanood niya sa TV. Kaya naman di siya nag-aksaya ng panahon at maagang bumiyahe pakalapan. Nalimutan ko na siyang hulugan. I think, kagabi po sa TV. Napanood na po sa TV na hanggang ngayon na lang, April 27, para maka-discount ako mag-upo. Dahil ang tira ko pang loan, 1,700 na mga. Ngayon, dadaan ako dun sa amin. Parang may bawas pa ng 600. Malaki ka po, ano po po yun. Kahit ako ako pumila, basta ano ko lang, sayang po 600. Sa ilalim ng LRP, maaaring linisin ng isang miyembro ang kanyang hindi nababayarang loan, principal at interest sa pamamagitan ng pagbabayad ng buo or installment sa ilalim ng restructured term, depende sa kanilang kapasidad na magbayad. Maliban sa installment payments, maaari ring bayaran ng borrower ng buo ang kanyang outstanding principal at interest. Inaasahan ng SSS na makakolekta ng 5.1 billion na overdue loan principal at interest mula sa higit kumulang na kalahating milyong delinquent loan borrowers sa ilalim ng LRP. Sa ibang balita, mahigit 30 barangay nutrition scholars Oriental Mindorong sumailalim sa 3 araw na culinary workshop dala ng DOH Mimaropa Vegan Caravan. Layunin itong turuan ng mga BNS na gumawa ng mga pagkain mula sa sariwang prutas at gulay at hikayatin ang mga mamamayan na umiwas sa mga hindi masusustansyang pagkain na nagdadala ng mga sakit. Si Mel Francisco magbabalita. Anin na barangay nutrition scholars mula sa iba't ibang bayan sa Oriental Mindoro at lungsod ng Calapan ang sumailalim sa 3 araw na training on organic and raw plant-based foods na inorganisa ng Department of Health Mimaropa, katuwang all of raw vegan and plant-based home dining. 22 hanggang 22 ng Abril taong kasalukuyan. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi ng DOH Mimaropa Vegan Caravan kung saan tinuruan ng mga BNS sa paghahanda ng mga pagkain gamit ang mga hilaw at sariwang prutas at gulay. Sinasabing caravan, ipinakita ang kahalagahan ng mga organic at unprocessed plant-based foods sa paggawa ng mga masusustansyang pagkain gamit ang mga produktong available mismo sa pamayanan. Ayon kay nutritionist Perla Supnet, nakita nila na marami nang nagkakasakit sa Oriental Mindoro dahil sa unhealthy lifestyle ng mga tao. Idagdag pa ang bilang ng mga underweight na bata at buntis. Kaya dito unang umarangkada ang vegan caravan ng kanilang tanggapan sa paunguna ni Regional Director Eduardo Hanayro. Nakikita namin na here in Oriental Mindoro, marami na rin mga life, yung mga lifestyle-related diseases, diba, isa pa yan. And also, another one is yung may marami rin dito mga bata na, hindi lang bata, pati yung mga buntis na na medyo kulang sa iba. Ginagamit dito sa raw foods, yung available dito sa Oriental Mindoro, na mga fruits and vegetables na pwede naman natin kainin na in a row, na raw. For like, for example, yung singkamas available dito. So, pinagpalit yun sa rice. Para naman kung gusto mo nga medyo, meron ditong cleansing factor diba? Maliban sa food preparation, tinuruan ni All of Raw Vegan and Plant-Based Home Dining Chef May Dolonius ang mga BNS ng iba't ibang knife skills, flavoring, kombinasyon ng mga sangkap at paggamit ng mga equipments gaya ng juicer, blender, spiralizer at iba pa. Aniya, layunin ang aktibidad na maturuan silang gumawa ng mga katakam-takam at masustansya pagkain na papatok sa panlasa at maaaring maging dahilan upang maiwasan na ang mga unhealthy foods. Our goal kasi is to create food na it is appetizing to the look but it is also flavorful when you eat it. Na you will crave for it para ito na yung gusto ng palate mo. So avoid mo na ngayon yung mga unhealthy like the baboy, all these food na hindi healthy, no? Ako as a raw chef, as into organic, I want to create more food na organically grown, na hindi siya mahal. Tapos at the same time, kahit yung procedure is into raw, affordable sa maraming tao. So
I think naman, maraming old style na fermentation, old traditional. Yung, siguro pwede mo apply yung pagtatapa nila nung araw kung paano. I'm very not sure it will come later kasi it is something na dinidevelop na technology. Eh. So right now, we're living with mostly the equipments, but kung talagang siseryosoin mo, you can always find way to do a cheaper version of this. Samantala, ang kanilang mga natutunan na ipapasa naman ng mga partisipante sa kanilang mga kapwa barangay nutrition scholars na magagamit sa mga feeding programs particular sa mga eskwelahan. Maliban dito, maaari rin ito maging dagdag pagkakakitaan ng mga BNS. Itong barangay nutrition scholar na ito is napili para naman sila po ang magtuturo din sa kapwa nila barangay nutrition scholars o barangay health worker. Yung natutunan nila dito na skills sa tatlong araw na training na ito. Kung magkataon man, magiging isang income generating ito sa kanila. Kung natuto na sila dito, yung lahat na skills, kung gusto nilang mag-negosyo, part din ito po ng pagkakakitaan nila. Sa uli, paalala ni Chef May, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya't maging masigasig aniya sa paggawa ng mga sariling pagkain upang makatiyak na ito'y ligtas at makabubuti sa pangangatawan. At the end of the day, health will always be well. Be conscious. It's about time. Pabata ng pabata ang na-stroke. Pabata ng pabata ang nagkaka-cancer. And all of this, ang culprit alam natin kung ano. These are fast food. Hindi siya masyadong malinis na pagkakagawa. Hindi conscious quality and product na kung saan lang binili na hindi natin alam paano ginawa. Ang pinakamalinis na pagkain, pinakamasustansya ay yung gawa natin mismo. Huwag nating katamaran gumawa ng sarili nating pagkain. Huwag nating sabing wala akong time. Di maghanap ka ng time kasi gusto mo maging healthy, di ba? So the only way to be healthy is ikaw, maging masigasig ka, ikaw lang ang sagot para maging healthy. Masarap magpatuloy sa buhay ng mahaba nang wala kang sakit. Sinuportahan naman ng pamahalang lalawigan ng aktibidad at ilan sa mga produktong nagawa sa nasabing tatlong araw na culinary workshop ay itatampok at maaaring bilhin sa merkado sa Kapitolyo ngayong 29 ng Abril kasabay ng selebrasyon ng kaarawan ni Governor Alfonso Umali Jr. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Tuwing tag-init, bidang-bida talaga ang mga malalamig na pagkain kabilang na mga halo-halo. Marami ang nagkakaroon ng hanap buhay sa pagbebenta nito, ngunit kasabay ng pagkita, isang mahalagang payo naman ang binigay ni Chef May Dolonius sa mga maninindi. Nagbabalik si Mel Francisco. Summer, buhay na buhay talaga ang negosyo ng pagtitinda ng halo-halo. Bakit nga ba naman hindi? Masarap at malamig ang paboritong pagkain na ito ng mga Pinoy kapag tag-init. Sa halagang 3,000 pisong puhunan, isa si Mayat Matre sa mga nakaisip na pasukin ang patok na hanap buhay na ito na sinamahan pa niya ng siomay. Parang mas maganda ngayon ito dahil summer ay malakas. Magandang pagkitaan. Talagang kailangan malinis. At yung hindi pwedeng magtinda ka ng luma, kailangan laging bago para hindi maka-apekto sa customer. Gaya ng ibang nagbebenta ng halo-halo, marami ring sangkap ang paninda ni Mayet. Maliban sa mga hindi mawawalang gulaman, sago, matamis na saging, nata, sweet corn at beans. May mga extra pa siyang lahok gaya ng makukulay na sprinkles, ubi powder, marshmallow at milk boy. Ayon kay Mayet, mas madali at iwas abala kung lahat ng sangkap ay bibilihin na lang sa merkado at wala na silang kailangan lutuin, ngunit mahalaga talaga aniya na makasigurong ligtas sa mga ito. Ang niluluto namin dyan yung gulaman, tapos saging, sago. Mas maganda kung bibilihin lahat dahil iwas ang abala, kaya lang hindi natin sigurado kung safe baga.
Pagbabahagi naman ni Olaf Rowe, vegan and plant-based home dining chef May Dolonius sa pagtitinda ng halo-halo. Mas mainam kung puro fresh ang mga sangkap na ilalagay upang mas masustansya. Maaarian niya maging malikain at talikdan ang tradisyonal na paggawa ng halo-halo na makabubuti sa kalusugan ng kakain ito. Kung gusto mo talagang maghalo-halo, then why don't you just make fresh, okay? Hindi yung galing na nabili sa bote. I'm very much sure at the end of the day, mas mura pa rin lalabas yun. And interesting, kasi may mga fruits combination kang beautiful color for summer because fruit season tayo, di ba? So meron kang bakwan, may mangga ka, may singkamas ka. Different texture. Yung matatamis na mangga, hindi ka na magdadagdag yung sugar kasi sweet na yon, banana, ganun, di ba? So, as much as possible, sana medyo mabago yung traditional. I know halo-halo is masarap. I was eating it before, no? Think of something naman to offer yung mga customer or yung mga bumibili sa inyo na something healthy. Ayon pa kay Chef May, sa panahong ito na marami ng iba't ibang klase ng sakit ang lumalabas dahil sa unhealthy lifestyle ng mga tao, makatutulong ang paggawa ng mga pagkaing ligtas, walang chemical at may mabuting benepisyo sa kalusugan. Create a food na pang long term, masusustain, tapos hindi ka mahihirapan din hanapin sa market kasi available lang siya. Tapos encouraging sa tao to continue eating it kasi meron siyang effect sa health. Yun kasi yung the best. Parang ang hipster pala kumain ng halo-halo dyan kasi all fresh, chemical-free, everything is good. Masarap yung feeling na nagtitinda ka na alam mong nakakatulong ka, hindi ka lang kumikita. So huli yan naman kainin, lalo na ngayong tag-init. Huwag kakalimutang isalang-alang kalusugan, maging manininda o customer ka man. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Antabayan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patuloy pa rin nakakaranas ng tinatawag na earthquake swarm ang lalawigan ng Batangas na maging dito sa Mindoro ay nararamdaman pa rin. Ayon sa PhilVox, walang dapat ikatakot o ipangamba dahil wala naman itong epekto sa lubang fault. Ang detalye ay hatid sa atin ni Jake Viray. Kasalukuyan pa rin nakararanas ng tinatawag na earthquake swarm ang lalawigan ng Batangas, partikular sa pagitan ng Mabini at Tingloy. Isang local fault dito na diskubre ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC. Matatandaan na nakaranas ng malakas ng payanig ang Batangas a 8 ng Abril kung saan dalawang beses itong tumama na may sukat na 5.6 at 6 magnitude at nagdulot ng intensity 7 sa Batangas habang naramdaman ang intensity 5 hanggang 6 sa Mindoro. Nasundan pa ito ng mga mahinang pagyanig mula 4.5 hanggang sa 2.9 magnitude sa kasalukuyan. Paliwanag ng PHIVOLC, ito ang tinatawag na earthquake swarm o mga bahagya hanggang sa may kalakasang pagyanig dulot ng paggalaw ng isang fault. Ayon kay Erlington Antonio Olavere, PHIVOLC Science Researcher Specialist 2, hindi rin ito dapat ipangamba ng mga Mindoreño dahil wala itong epekto sa lubang fault. So sa oras po ngayon, kung ating babalikan yung manangyari, at sa mga nangyari, wala naman po kaming nakikita na maaaring maapektuhan ang lubang fault. So dapat walang ipangamba sa mga kababayan ko dito sa Oriental Mindoro at siguro sa Batangas na rin kung ang ating concern is yung kikilos din ang lubang fault. Ano po?
payo pa rin ni Olavere ng Feebox. Sakali mang makaranas ang higit sa 5.5 magnitude hanggang sa malakas pang pagyanig, posible na itong magdulot ng tsunami. Huwag na niya maghintay pa ng tsunami advisory o warning. Daglian niya maghanda at tumikas kung kinakailangan. Dahil posibleng dumating ito sa pagitan lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Binanggit rin ng kinatawan ng Feebox ang 3 natural signs na magsisilbing hudyat ng mamamayan para sa agarang paglikas. So kung babalikan natin noong 1994 ang nangyari sa Mindoro, based doon sa mga na-interview po, na naka-experience noong 1994 Mindoro earthquake, that was November 15, 1994, 3:15 in the morning. So, sabi ng mga tao, tumama agad yung tsunami sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Ganong kabilis yung pagdating ng tubig na tumama sa baybay. Sa bako ito, ano, sir? Opo. Yun yung on the average, yun yung time na dumating po agad yung 3 to 5 minutes. Opo, ang tubig, ang malaking alon. Ibig sabihin nito, medyo mabilis yung pangyayari, at kung maghihintay pa tayo ng warning galing sa from the national, let's say from Feebox, siguro baka maaring huli na. So siguro sa ganitong sitwasyon, ang pwede nating i-share sa mga tao yung tinatawag nating 3 natural signs of tsunami. 3 natural signs of tsunami. Opo. Sige, so 3 sinyalis yan. Ibig sabihin, kung merong malakas na paglindol, ibig sabihin, kung makakaranas uli ang mga tao dito sa bayan ng Mindoro ng mas malakas na pagyanig, siguro let's say 15 seconds or more ang mararamdaman natin, yung mga taong na nakatira sa coastal areas, medyo alerto na, ready to evacuate just in case. Then pangalawang natural signs natin is makikita natin na maaring biglang umatras agad yung tubig dagat. Ibig sabihin, kung ang tubig ngayon po sa oras na to nandito sa talbukan, nakikita natin, maaari pong biglang umatras yan ng 100 or 150 meters palayo. Immediate po yan. Ah, okay. Hindi po yan yung high tide, low tide. Immediately after nung paglindol, yun ang ma-observe nila. Atras. Na doon po minsan nakikita ng mga tao yung mga isda na naiiwan sa bilis ng pag-atras. Pag ganun po ang naobserbahan ng mga tao, again, huwag na magtatawag sa provincial disaster or sa city or municipal disaster. Automatic na po yan. Magkusa na po tayong lumikas. Ano po? At kasi may parating na maaring tsunami. Then, yung third na natural sign, yung pangatlo po, ay yung may kakaibang ugong. May rumbling sound na maririnig tayo mula sa dagat. Again, pag narinig natin itong ganitong sitwasyon, yung rumbling sound, sounds like ano, seryo? Mas kakaiba po. Bagyo, mahirap. Yung iba po. Sa merong bagyo? Yung mga na-interview again natin noong 1994, parang ginigiling na bato sa ilalim ng dagat. Parang hindi nila maipaliwanag kung aeroplano or kung basta kakaibang tunog na nanggagaling sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, pag ganito, ibig sabihin, may nangyayari na doon sa ilalim ng dagat. So again, it's a natural sign. Dapat lumikas na. Siguro naman kung lumayo yung mga tao, magpasalamat tayo kung walang tubig, malaking alon na dumating. Huwag na silang magsasama ang loob. Better safe than sorry. Ano po? Better na pagbalik nila, nandiyan pa yung bahay natin. Pero kung meron mangyari, at least nasa safety na po sila. So I think yun yung importante, na kung sa ngayon na wala tayong mga sinasabi mga early warning system, yung with the knowledge of yung 3 natural sign, malaking may itulong natin yon. Paalala pa rin ng Feebox, huwag magpakalat, magpadala o mag-forward ng anumang impormasyong maaaring lalong makadagdag sa pagkalito o pagkatakot ng mga makababasa nito. Ang tanggapan ng Feebox ay hindi nagbibigay ng anumang prediksyon patungkol sa lindol. Anumang anunsyo na kailangan nilang iparating sa publiko, ito ay pinadadaan nila sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC o di kaya ay sa Philippine Information Agency. Sa ibang balita, sunod-sunod ang nararanasang pagkawala ng kuryente ngayong tag-init tulad ng halos isang araw na brownout umaga ng 28 ng buwang kasalukuyan. Ayon kay Ormeco System Operation Dispatch Supervisor Engineer Edson Magnai, ang pinagmulan nito ay isang uwak na dumapo sa bracket, bagay na wala aniya sa kontrol ng Ormeco bilang distributor. Nagkaroon ng total interruption almost 1 hour. Ang sanhi nito ay yung mismong ibon na malaki, uwak, ang tawagin natin, ay dumapo sa bracket. Then
nagkataon na doon sa bracket tayo, nandun yung arrester ng DMCI, na mala yung tansya namin, meron nakitang prey, yung predator, as predator yung ano, yung uwak, may nakitang prey dito sa may malapit sa groundings, then tinuka. Doon nagkaroon ng short circuit, kaya malaki yung ano, damage. Paliwanag pa niya sa mga nagaganap na brownouts, dahil sa sobrang laki ng demand ngayong summer, may isa hanggang dalawang feeder silang naka-auto load drop upang maiwasan ang mas malaking problema. Idagdag pa ang paminsan-minsang pagbigay ng kanilang mga gamit sa distribusyon gaya ng mga insulators. Since summer ngayon, malaki ang demand ng load, mas prone tayo dahil mas liliit yung reserve ng bawat planta. Pati nandiyan yung alam naman natin, since tools gamit inigamit ng ano, ginagamit natin 24/7 ang mga conductor, insulators, poste natin, prone sila sa init, lamig, hangin, bagyo. Doon talaga lumalabas yung problema minsan ng isang insulator, ng isang gamit ng ginagamit natin sa pagsusupply ng kuryente. Sa summer season talaga siya nalabas lagi. Iba naman pagkakataon, talaga meron kami naka-schedule na isang feeder, dalawang feeder na naka-auto load drop. Ito yung kailangan isakripisyo para hindi magkaroon ng total interruptions. Yun yung mga instances kung bakit nagkakaroon ng brownout. Frequency yung aming basis nun. Once na bumaba ang frequency o kaya nagkaroon ng backdown o kaya malaking interruptions, ang frequency natin naglalaro, bumabagsak siya. Once na magkakaroon ng ganon, para maiwasan lang sa total interruption, lahat ng planta madamay, binibigay namin ang isang feeder sa malaking load para maiwasan ang total blackout. Samantala, dahil pa rin sa matinding init ng panahon at mababang produksyon ng Linaw Kawayan Hydropower Plant, tataas ng 6 na sentimo ang singil sa kuryente ngayong Abril. Ayon kay Ormeco Finance Services Department Manager Anacleto Bacolo, halos 70% ang nabawa sa produksyon ng Linaw Kawayan Mini Hydro. Meron ng ikaunting paggalaw at yan ay more or less ay 6 centavos, 0.06 centavos. Kung ikaw ay kumukonsumo ng 10 kilowatts, di 60 centavos ang magiging increase mo. Kailan, sir, ito mararamdaman? Ito yung mararamdaman ngayong billing period ng April. Tapos na ang summer, di marami tayong tubig, so malaki ang magiging generation ng ating dalawang hydros. So pag yun ay full blast ang operation ng hydros natin, may paggalaw talaga ng pagbaba ang kuryente. Okay. Thank you, sir. Karaniwan ang aniyang nangyayari ang pagtaas sa presyo ng kuryente kapag bumababa ang produksyon ng hydropower plant dahil mas malaki ang nakukuha mula sa diesel-powered IPPs. Inaasahan naman aniya na sa pagpasok ng tag-ulan kasabay ang pagtaas ng produksyon ng hydropower plant ay bababa muli ang presyo ng kuryente. Sa panahong ito na iba't ibang uri ng sakit ang lumalabas at pabata na ng pagbata ang namamatay dahil sa unhealthy lifestyle, maswerte nang umabot sa 70 taong gulang pataas ang isang tao, ngunit higit na maswerte kung aabot pa ng 100 taon. Kaya naman, layuning matulungan at bigyang pagkilala ang mga centenarians, isinabatas ang Centenarians Act of 2016 kung saan isang malaking regalo ang matatanggap ng lolo or lola na umabot ng 100 years old, mayaman man or mahirap. Si Mel Francisco magbabalita. Kailan daw yung birthday? Ayun. Yan. Hindi alam. Ano ba yan? Yan. Hindi daw alam kung kailan. Maghahanda kayo sa inyong birthday? Oo. Anong handa niyo? Anong handa? Ano magpapatay? Anong papatay ninyo? Baboy. Bababoy? May baboy kayo? Sa darating na 15 ng Mayo taong kasalukuyan, ipagdiriwang ni Lolo Marcelino Suarez ang kanyang 102 taong kaarawan. At sa kabila ng kanyang edad, malakas pa si Lolo Celino. Katunayan, kaya pa nito maglakad mag-isa, umupo, kumain at uminom. Ayon sa kanyang anak na si Teodora Evangelista, 68 taong gulang, walang gaanong bisyo ang kanyang ama noong kabataan nito, maliban sa paminsan-minsang pag-inom ng alak. Labis-ani ang kanilang pasasalamat na umabot pa ito ng mahigit 100 taon.
Yan ang alam ko dito. Wala naman ang kanyang naging bisyo niya? Hindi naman lagi araw-araw. Basta pagka na, may nakakaong inuman, nakikiinom. Hindi naman palagi. Hindi siya nagninagarilyo? Ay, hindi sa pool. Papasalamat kami magkapatid at inabot pa ng gayang malakas ang katawan nila. Kami malakas pa rin ang katawan, sila naiintindi. Ganyan. Kwento pa niya, hindi rin gaano nagkakasakit si Tatay Celino. Bagamat dumaraan ang ilang pagkakataong tumataas ang presyo nito, bumababa rin naman kaagad nang hindi na kinakailangan dalhin sa ospital. Sa kanyang edad, wala itong maintenance na gamot. Sa halip ay regular lamang na umiinom ng gatas. Hindi ako nakakalala. Oo. Kasi mami, hahaplasan ng bigs namin itong ilong. Itong ganito. Okay. Kami dyan ako na, painom ng tubig. Kasi mami, Diyos, painom namin ang tubig. Yeah. Pagkaya ng umiinom, iinom kayo tubig. At bilang pagkilala sa mga centenarians na gaya niya, isinabatas ang Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016. Alinsunod dito, ang mga umedad ng 100 taon ay tatanggap ng centenarian gift na nagkakahalaga ng 100,000 piso at isa si Lolo Celino sa 14 na centenarians na nakatanggap na ng regalo nitong Abril. 4 sa bayan ng Bungabong, 3 sa Pinamalayan, 2 sa Mansalay, Rojas at Calapan City, at 1 naman sa Gloria. Iniata sa DSWD ang distribusyon ng nasabing halaga sa bawat centenarian. At ayon kay Swati Oriental Mindoro Team Leader Mira Melinda Luterio, ang halagang ito ay nakalaan sa pangangailangan ng mga benepisyaryo. 2016 ay ngayon lang siya na sa amin na download. So last year pa nagkaroon na tayo ng assessment. After na ma-download, that is Friday bago nag Holy Week, ay bali pastra kami sa releasing para nga mahabol pa namin yung buhay ng ating mga centenar. Nasa guidelines din na part ng monitoring namin is supposed to be i-deposit yung pera na 100,000 and then mag-withdraw sila as per needs ng mga centenarian natin. Pasalamat kami na sila'y binigyan ng gayong kalaki. Binigyan din ni Luterio na dapat gamitin ng tama ang nasabing halaga para lamang sa pangangailangan ng centenarian. Kung kahit pakiusap niya sa mga anak o kamag-anak ng mga ito na pamahalaan ng maayos ang kanilang pera at iwasang gamitin sa walang kabuluhan. Ang paalaala namin is kaya binibigay ito ng government is para doon sa pangangailangan ng ating matatanda. So sana, yun na nga, ang hinihiling namin sa mga anak is ma-manage properly. Isa dun sa centenarian is nag-react siya na gusto niya part ng 100,000 ay yung para sa kanyang burial. So mag-a-allocate daw siya ng para sa burial niya para at least alam niya na kung saan siya ilalagay pag siya namatay. So yung mga tipong ganun. Samantala, 18 ang orihinal na bilang na nagsumite ng papeles para dito sa buong Oriental Mindoro. Ngunit bago pa man lumabas ang pondo at maipagkaloob sa kanila, ay pumanaw na ang 4. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Tampok ang iba pang mga balita sa pagbabalik po lamang ng TVNet Weekend Report. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Isang inmate ang nakatakas sa Oriental Mindoro Provincial Jail. Kinilala ang pugante na si J. Arcelia Carino, 20
8 taong gulang, tubong Villa Cerveza, Victoria at may kasong frustrated homicide, ang detalye ng mga pangyayari sa report ni Jake Viray. Isang inmate ang nakatakas sa Oriental Mindoro Provincial Jail, kinilala ang pugante na si J. Arcilia Carino, 28 taong gulang, tubong Villa Cerveza, Victoria at may kasong frustrated homicide sa ilalim ng criminal case number CR-17-13450 na kasalukuyang nasasala ng Regional Trial Court Branch 40 sa lungsod ng Calapan. Base sa report na sinumite ni Provincial Warden Retired Police Chief Inspector Romeo Delmo, ganap na alas 7 ng gabi ng 22 ng Abril nang makatakas si Carino. Naganap ito matapos ang isinagawang pagsamba sa loob ng piitan. Ayon sa report, habang abala ang isang jail guard sa pagpapapasok ng may daang bilang ng mga inmates pabalik ng kanilang selda at ang isa namang gwardiya sa pagbubukas at pagpapadlock ng mga detention cells, sumalisi si Carino sa pamamagitan ng pag-akyat sa rooftop ng kusina dito. Agad-an nila itong tumalilis ng takbo sa bubungan at tumalon sa mga kabahayang katabi lamang ng piitan. Agad namang nakita si Carino ng gwardiyang on-duty tower man ng gabing iyon. Base pa rin sa report, agad itong hinabol ng gwardiya, subalit hindi nito inabot ang nasabing pugante. Nang gabi ding iyon, ipinagbigay alam rin ng mga tauhan ng OMPJ ang pangyayari sa Calapan City PNP kasabay ang paglabas ng ilang tauhan dito upang sunsunin ng ilang kamag-anak ng pugante sa lungsod na maaari niyang pagtaguan. Hanggang sa kasulukuyan, isang manhunt operation ay sinasagawa ng OMPJ personnel at PNP. Nananawagan rin sila sa publiko na kung sino man ang makakita o may impormasyon sa kinaroroonan ng puganting si J. Arcilia Carino ay maaari itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa inyong lugar o tumawag sa OMPJ sa telepono bilang 043-286-7154. Opisyal lang pinasinayaan ang Oriental Mindoro Rehabilitation and Recovery Center, ang 28 ng buwang kasalukuyan sa Barangay Ilaya, lungsod ng Calapan. Pinangunahan ni Bishop Warlito Kahandig ang pagpapasinayas ng pasilidad na dating Oriental Mindoro Provincial Hospital kasama ang mga pinuno ng lalawigan sa pangunguna ni Governor Alfonso Mali Jr. at Vice Governor Humerlito Dolor at mga panauhin mula sa iba't ibang tanggapan kabilang ng PNP at PIDEA. Sa OMRRC, sasailalim sa prevention and rehabilitation treatment ang mga drug surrenderers sa lalawigan na umaabot sa halos 10,000. Ayon kay Provincial Health Officer 2 Dr. Normando Ligaspi, layunin nitong maging produktibo muli ang mga surrenderers na sasailalim sa outpatient rehabilitation. Aniya sa unang 6 na buwan ay sasailalim sa iba't ibang session ang mga surrenderers. Bawal ang pag-inom ng alak at paggamit ng ilegal na droga. Dapat ay kompleto sa attendance at bawal mahuli. Matapos ang 6 na buwan, papasok naman ang 18 buwang pangangalaga sa kanila kung saan kabilang ang mga programa gaya ng pagbibigay ng livelihood mula sa iba't ibang partner agencies ng OMRRC. Ayon kay DOH Mi Maropa Assistant Regional Director Dr. Faith Alberto, buo ang suporta ng kanilang tanggapan sa pasilidad na kauna-unahan sa Mi Maropa. Binigyang diin niya na kailangan itong ma-credit ng DOH at may pangako na umanong 10 milyong piso ang tanggapan para sa pagpapatuloy ng paggawain sa OMRRC. And then our region is also very supportive sa pagbibigay po ng mga technical assistance. So ito po yung para ng aking director. Una po na po yung mga training. So sinisimula na po natin yung mga training. Masaya naman si Governor Umali sa pagbubukas ng OMRRC, ngunit ang lahat ng efforts na baguhin ang isang sangkot sa paggamit ng bawal na gamot ay baliwalaan niya kung wala ang suporta ng lahat, lalo na ng pamilya. Samantala, nakatakda naman umanong itayo sa bayan ng Bansud ang Regional Treatment Rehabilitation Center sapagkat ang Mi Maropa isa sa 3 rehiyon sa bansa na wala pa nito. Para naman sa may katanungan ukol sa Oriental Mindoro Rehabilitation
Center or Rehabilitation and Recovery Center, maaari po kayong tumawag sa numero bilang 288-1368. Hilig nyo ba ang sumakay sa mga tinatawag na big bikes or iyong malalaking motorsiklo? Paalala ng mga eksperto, hindi biro ang paggamit ng mga ito at may mga tamang kasanayan at kaalamang kailangang matutunan. Ito ngayon ang pinag-aaralan ng mga pulis at sibilyang sumasailalim sa motorcycle riding course. Nagbabalik si Mel Francisco. Tingin, aakalain mong isang matining laban ang pinaghahandaan ng may 41 pulis at sibilyang ito. Pero ang kanilang ginagawa ay bahagi ng motorcycle riding course ng Highway Patrol Group. Ayon kay HPG Mimaropa Regional Chief Superintendent Herson Mojica, bahagi ito ng programang isinusulong ni HPG Director Chief Superintendent Antonio Garjola Jr. kaugnay ng nalalapit na pagdiriwang ng anibersaryo ng nasabing tanggapan sa Mayo. Ito ay binuksan ng aming director na si Chief Superintendent Antonio Garjola in preparation for the 62nd founding anniversary ng Highway Patrol Group sa May 8 this year. Yun ang program ng aming director na lahat ng mga region ay mag-conduct ng motorcycle riding dahil ito ay isang iskip ito, hindi lamang para sa Highway Patrol ito, kundi rin sa ibang mga law enforcement sa mga civilian sector na mahilig na sumakay ng mga big bikes. Yun ang pinapromote na ngayon ng Highway Patrol Group. Iba't ibang skill ang itinuturo sa mga sumasailalim sa pagsasanay na kinabibilangan ng mga Chief of Police sa Oriental Mindoro. Unang araw pa lamang, nasubok na agad ang tibay ng mga trainees sa reception kung saan tumakbo, gumapang at sumuot sila sa ilalim ng mga malalaking motorsiklo. Ito yung isa kasi ang namin, lalo sa Highway Patrol, medyo mataas ang tingin sa mga riders. Ang challenge sa akin kung kailan ba ako tumanda, saka ba ako nag-rider. Kahit medyo pagod, masaya kasi madadagdagan yung natin. Alam mo natin sa motorized riders. 45 araw silang sasailalim sa pagsasanay ng mga eksperto ng Highway Patrol tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Dito, ituturo sa kanilang iba't ibang riders exercise, tama at ligtas na pagsakay at paggamit ng mga big bikes at marami pang iba. Ang kanilang matututunan ay maaari nilang ipasa sa kanilang mga tauhan na magagamit naman ng mga ito sa tamang pagbibigay ng motorcycle assistance sa mga convoy. Dito sa atin sa Mindoro ay marami ditong tourist na pumupunta, maraming VIPs, kaya kailangan natin matuturo lahat. Ang sabi nga ni Regional Director, naturoan natin yung ating mga local police sa pagpapuntak ng motorcycle assistance. Ang lahat ng mag-graduate dito sa motorcycle riding course na lahat na pinamdak ng HPG ay magiging legitimate member ng Motorcycle Riders of the Philippines. Sa uli, ang paggamit ng big bikes ayon kay Superintendent Mojica ay hindi basta-basta. Nangangailangan ito ng sapat na kaalaman at kasanayan. Inaasahan ani lang sa pamamagitan ng nasabing motorcycle riding course ay mas mahahasa ang mga pulis at sibilyang mahilig dito at magiging mga responsableng drivers sa kalsada. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At iyan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais mong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo Ciclosa Jr. Nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa
at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik.